Magandang araw mga idol at mga ka-farmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. So nandito tayo ngayon para pag-usapan ang for good business na pwede natin itayo sa Pilipinas. Sana sa mga kapwa ko OFW, ganun din ang iniisip nyo yung ating mga kinabukasan. So ito po yung ating naiisip na pag-uwi natin sa Pilipinas, balak kong tayuan yung aking munting lupa at merong maliit na palayan ng itikan mga ka-farmers at mga idol. So, itong videos na ito ay siguro sa Thailand ito mga ka-farmers. Grabe sa kanila no? Wala pa ako nakikita sa Pilipinas na ganyan mag-alaga ng itik. Meron ako nakikita sa mga sinesearch ko, siguro nasa 5,000 lang, nasa 3,000 heads. Hindi ganito karami na grabe ang dami nito. Pag nangitlog siguro ito, tiba-tiba ang may-ari. Pero, pag uwi natin sa Pilipinas, kahit magsimula muna tayo sa 300 to 500. Yan po ang balak ko mga ka-farmers. Kasi nakikita ko yung potential sa pag-aalaga ng itik na pwede tayong kumita. Pwede tayong magbinta ng itlog, balot, itlog maalat, at pwede rin tayo mag-incubate ng mga itlog nila para maging sisiw. Yan o. Sobrang nakaka-inspire mapanood ang videos nito na grabe. Lalo na pag mapanood niya yung videos niya pag namumulot ng itlog. Ayan mga idol. Grabe. Sarap siguro mumulot every morning. Ito mga kapwa ko FW. Ganyan po sana yung ating gawin lalo na sa mga nasa probinsya. Wow! Lamang yung mga nasa probinsya kasi malayo sa kabahayan at malawak pa ang lupa. Grabe. Ang dami. Natakpan ng mga tube rice ang mga itlog, mga ka-farmers. Wow! Siguro pag ako na ang may-ari ng ganyan na itikan, hindi na babalik sa abroad. Ang sarap ay sa Pilipinas, kasama mo yung mga mahal mo sa buhay at habang ikaw ay naglinegosyo. Sa Pilipinas, medyo mahirap talaga lalo na pag naglinegosyo ka. Pero sabi nga nila, sa una lang yan mahirap, pero pag natutunan mo yan, para ka na lang yan naglalaro. Ayan o. Sobrang dami. Tapos ang lilinis. Pwedeng-pwede ito gawing balot. Itlog mo alat at pwedeng incubate. Kasi alam natin, fertile egg yung itlog na ito. Kasi ang papakain nila is pagala lang. Ikita naman natin sa kanilang mga ilog lang pinapagala. So, ayan. So, hindi po duck layer ang pinapakain. Pero kung mapapansin natin mga ka-farmers, ang kulungan ng kanilang itik is luna lang, yung trapal. Tapos nakapaikot ng net. Yun lang ang kadalasan natin makikita pagdating sa Thailand. Hindi mo na kailangan magpagawa ng poultry type kasi kung gagawa ka ng poultry type, magkano ang iyong gagastusin? Baka abutin ka ng 300,000 pataas hanggang kalahating milyon. So, sa ganyang paraan pala mga ka-farmers ay pwede pong makapag-business ng itikan kahit simpleng bahay lang ng itik. Ang importante lang dyan, may mag-aalaga, may magpapastol. O yan o. Hanot mga idol. Napakarami. Iwan ko kung sinadya yan, takpan, tapos sa kinuha. Pero hindi mga idol, sa sobrang dami ng itik nila, ganyan po talaga yan. Pag naiingitlog po yan, sa dami ng naiingitlog, natatakpan yan. Kahit nga nakikita natin sa rice hull, yung sa ilalim ng rice hull, kailangan aanuhin mo yan, uukayin. Kasi pag hindi mo yan inukay, makalimutan na meron palang itlog sa ilalim tapos maapakan mo, yan, bumabaho yun. Kaya inuukay yan kasi natatakpan mo yan na talaga sa ilalim ng rice hull.
So, hindi po imposible na matatakpan ng mga ano yan, dayami or chobe rice. Parang normal po yan sa sobrang dami ng naiingitlog. Kasi pag naiingitlog ang itik mga farmers, bago mangitlog yan, umaano yan muna. Parang inaano muna yung mga paa niya. Anong kinakamkam ang tawag doon sa amin, iba ko sa inyo. Inaano. Kinakahig muna ng kanilang paa yung kanilang iitlogan. So, yung dayami, napupunta sa ibang lugar, natatakloban yung mga itlog. O yan, no? Grabe mga idol. Kahit lang meron tayong 1,000 na itik mga ka-farmers, siguradong tiba-tiba na. Siguradong pera na. Kakambinta ng itlog at balot. Wow, mga expert talaga sa pag, mga expert sa pag, lalatag ng itlog. Hindi napipisa. Tayo niyan, pag mga first time po tayong yan, nag-aaway yung dalawa. Pag first time tayong mamumulot ng itlog, dahan-dahan mong uukayin yung mga itlog kasi tatakot na mabasag. Pero sa kanila, parang napakadali lang, apat-apat bawat kamay pag namulot. Hindi pala, tatlo-tatlo. Ayan. Wow, mga idol. Sobrang dami. Talagang nakaka-excited pong magtayo ng itikan. Sarap siguro kung nasa probinsya po tayo. Pesko ng hangin. Malayo sa pollution. Tapos kanyan po yung ating gagawin. Ito po rin po ay siguro magandang gawin investment, retirement business. Depende lang sa pisto ng iyong mga lupa. Kung mayroon kayong lupa na pwedeng pagpistuhan, pwede mga idol. Sa pagpapastol naman, pwede naman yan ilipat-lipat. Pwede ka naman magpastol kahit hindi sa iyong lupa. Hindi sa iyong palayan. So, ayan. Maganda pa nga yan kasi makukuha yung mga kuhol, yung mga insekto sa palayan na sumisira. Kakainin nila. Ayan, mga idol. Ganyan lang po yung pagpapastol sa kanila. Meron sila parang bangka-bangka. At nakakabili mga idol, kasi ang makikita mo sa kanila na nagpapastol, kadalasan, iisa lang. Pero ang itik, grabe. Thousand-thousand. So, ayan lang mga ka-farmers at mga idol. Hanggang dito na lang. Sana yung mga plano natin for good business, retirement business, investment, sana matuloy po at pagsikapan po natin. Magandang araw mga idol at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po.